lang ka back ulit sa ating YouTube channel. It's a brand new day and it's a brand new vlog, of course. And sa video na to nga guys, share ko sa inyo kung ano yung mga kinakain ni Matcha sa isang buong maghapon at kung ano-ano yung mga pinapakain ko sa kanya kapag napansin ko na nananawa na siya sa dog food. Hindi naman maiiwasan na minsan talaga is mananawa yung mga aso natin sa dog food, lalo na kung paulit-ulit. Kasi nga kung tayo na tao, di ba, pagka paulit-ulit na pinakbet yung ulam natin sa araw-araw, is mananawa rin tayo. So, kailangan din natin ng ibang variety or ng, kumbaga, ng ibang lasa para mag-enjoy pa rin tayo sa kinakain natin. May mga nababasa nga ako sa aking previous video, lalo na nung pinagluto ko si Matcha. Maraming nagtatanong doon kung anong months ba yung pwede silang pakainin ng mga gulay at prutas. So, sa pag-research ko guys, maraming mga lumalabas kasi. Iba-iba sila ng sinasabi kung anong months. Pero, ang pinaka-ideal talaga guys is yung more than 2 months. So, ako kasi, nag-start akong pakainin si Matcha ng gulay at prutas noong 3 months na siya. Kung meron kayong puppy at gusto siya pakainin ng gulay at prutas, so I think mas okay at mas safe na months yung 3 months and above na siya. So, sa video na to guys, i-share ko sa inyo kung ano yung mga ginagawa ko at kung ano yung pinapakain ko kay Matcha kapag napansin ko na nagsasawa na nga siya sa dog food at kung paano ko pre-prepare itong mga pagkain na to. And malay mo, makakuha ka ng idea sa video na to, so patapusin mo to hanggang sa dulo. So, eto na nga guys, let's start the day. So, tuwing umaga guys, ang pre-prepare ko na pagkain ni Matcha is pinapainom ko muna siya ng gatas, so nagtitimpla ako ng gatas niya. Kung matagal na kayong nanonood ng aking mga videos about kay Matcha, so alam niyo na rin na ang pinapainom ko sa kanyang gatas ay yung Nestogen na low lactose. Yes po, ayun po, pero mas maisasuggest ko po na bumili talaga kayo ng gatas na pang mga dogs, which is yung Puppy Love and other brands na made for dogs. Itong Nestogen kasi guys, ito na yung nakasanayan ni Matcha. So, wala naman ako napansin na naging masamang effect sa kanya. So, ayun, tinuloy-tuloy ko na sa kanyang ginagamit na pinapainom tong gatas na to. Kapag nakapagtimpla na ako ng gatas niya, is hinahalo ko doon yung isang scoop ng dog food niya. Tapos, hahayaan ko na lumambot yung kanyang dog food. And then, kapag malambot na, that's the time na ibibigay ko na yung pagkain niya kay Matcha. And tips lang din guys, pwede kayong gumamit ng malingang gum at mainit na tubig para doon ninyo ibabad yung dog food kasi mas mabilis na lumambot yung dog food doon. And eto rin pala guys, so optional eto, meron ako ditong nakatago lagi or nakaset aside lagi na Cerelac. Yes, Cerelac po ito, is I think ito yung banana. 60 plus pesos lang din ko nabili ito. Kung napanood niyo yung vlog ko, so ilagay ko na lang din dito sa may taas guys. Ayan, nung nagkasakit si Matcha, itong Cerelac kasi guys is isa sa mga nakatulong talaga na malaki kay Matcha. Lalo na 'di ba pagka may sakit sila, ayaw nilang kumain. So force feed 'yan. Ang kinaganda kasi ng Cerelac, kasya siya kapag ka nilagay sa syringe. Itong Cerelac guys, binibigay ko kay Matcha kapag napansin ko na sawa na rin siya sa gatas. Pero guys, padalang ko lang din gawin 'yon. Kasi talagang nakatabi lang to. And another tip din guys sa dog food, na pumili kayo ng dog food na mataas ang protein content niya than carbohydrates. Kasi mas maganda guys na mas mataas ang protein content kapag puppy pa lang sila. Kasi doon sila kumukuha ng energy nila at mas makakatulong kasi ang protein para mabuild yung kanilang muscles at maging mas malusog sila. And then after niya kumain ng kanyang agahan is pinapainom ko siya ng kanyang vitamins. Etong LCVit, ito kasi vitamins na to is iniinom niya na since 2 months old pa lang siya and ayun, hiyang naman sa kanya. And nabanggit ko nga rin before na nag-upgrade kami ng another vitamin. So bukod dyan sa LCVit, meron pa akong isang pinapainom sa kanya, which is etong Nakalvit. Ito naman guys, pinapainom ko sa kanya after niya mag-lunch. And binimake sure ko rin guys na lagi siyang merong fresh and clean water na nasa tabi lang. Para anytime na gusto niyang uminom, ayun, makakainom siya. And maganda na lagi silang merong water sa tabi lang nila or sa may kaisang area ng bahay ninyo na gusto niyong ilagay yung water nila para lagi silang hydrated. At ayun, makaiwas sila sa mga iba't ibang sakit. Yun lang naman yung kanyang, yung ginagawa kong routine niya kapag morning, so sa lunch na tayo. Medyo trivia muna tayo dito guys. Alam niyo ba na isa sa mga controversial na usap-usapan ay yung pagpapakain ng gulay at prutas sa mga alaga nating aso? Kasi alam naman natin na ang mga aso ay nasa wild bago pa sila ma-domesticate ng mga tao. At kilala sila bilang carnivores or yung mga kumakain lamang ng mga karne.
Pero ang sabi ng isang expert veterinarian at isang pet nutritionist na si Dr. Ian Willinghurst na isa rin kilala as father of raw feeding, ayon sa kanya thousands of years ago is kumakain din naman ng mga gulay at prutas ang mga wild kapag nasa wild sila. Binabalanse kasi ng gulay at ng mga prutas ang alkaline at acidity level sa katawan ng mga alagang aso natin. Importante yon para maging malusog sila at mag-function ng maayos ang kanilang mga organs sa loob ng kanilang katawan. Kasi ang mataas na protein ay pwedeng mag-cause ng acidity sa ating mga dogs. At alam nyo ba guys, meron tayong tinatawag na phyton nutrients. At ang phyton nutrients guys ay makikita lang sa mga gulay at prutas. So kung hindi kumakain ng gulay at prutas ang mga alaga nating hayop, nami-miss natin yung sustansyang yon na pwedeng makuha lang sa mga gulay at prutas. Hindi ko naman sinasabi din na since pwede naman pala sa kanila ang gulay, so puro gulay na lang din ay papakain natin sa kanila. Hindi guys. So kailangan nila ng phytonutrients at kailangan din nila ng protein. Ang protein kasi mas mataas dyan ang dog food tsaka yung mga karne. Ang akin lang din guys, balance is the key. So lahat naman ng bagay guys is hindi maganda kung sobor at hindi rin maganda kung kulang naman. Ang sabi rin kasi ni Dr. Ian guys is sa kanilang 100% na diet sa isang buong maghapon, 10% doon pwede mong ilaan sa gulay at prutas. So eto na nga guys, so ito yung piniprepare ko kapag ka napansin kong nananawan na si Matcha sa kanyang paulit-ulit na dog food. Hindi natin. So bali ito po yung nabili natin na pang lunch ni Matcha. Ito, yung gulay, broccoli, tapos meron kang nabiling carrot, tapos beans or bagyo beans. Yung gulay is worth 75 pesos lahat yan. Tapos, itong chicken breast is 44 pesos. Ayan. So, eto guys, mako-consume ko na to ng almost 1 week kasi hindi naman everyday na pagkain or hindi ko naman everyday na pinapakain sa kanya yan. So, magtatagal naman yan. Hindi siya agad-agad maubos. Basta, ma-store nyo lang ng maayos. So, ayan. Uwi na tayo. Thank you. Bibili ako ng broccoli, ng bagyo beans, ng carrots, tsaka ng chicken breast. And alam nyo ba guys na ang chicken breast ay isa sa mga pinaka-healthy na part sa manok. Bakit? Kasi nung nagtrabaho rin ako sa supermarket guys, alam nyo ba yung mga lolo at lola natin, mas gusto nilang binibili na part yung chicken breast. Kasi mas less daw yun sa oil. So yun na lang din yung part na binibili ko kapag pinapakain ko si Masha ng chicken. Pagdating naman sa mga gulay at prutas guys, pwede kayong mag-search sa Google. I-search nyo muna yung mga gulay na gusto nyo ipakain sa mga dogs ninyo kung talagang pwede ba siya. Another alternative na ginagawa ko guys is yung chicken liver, yung malunggay, tsaka yung kalabasa nga. Na nagawan ko na rin ng aking separate video. Ilagay ko na lang yung link dito guys. Ayan. So i-click nyo na lang din dyan. Ang ginagawa ko guys is pinapakuluan ko lang lahat yung mga gulay na yan. So sabay-sabay ko silang pinapakuluan. And minsan sinasabay ko na rin yung chicken or yung chicken liver. Tapos, pinapakuluan ko sabay-sabay. Tapos, yung sabaw, guys, na pinagpakuluan ko sa kanila, yun ang ginagamit ko na pambaba dun sa dog food. Para yung sustansya na nandun sa sabaw is masipsip ng dog food. Yung mga nagtatanong kung paano ko ini-store yung mga excess or yung mga sobra, nilalagay or sinasalin ko lang din, guys, sa may malinis na container tapos nilalagay ko sa ref. I make sure, guys, na 3 days lang yung pinaka-maximum na pag-i-stay nung pagkain na yun sa ref. Para alam niyo yun, para fresh pa rin, pwede niyo siyang iinit ng iinit anytime you want to. Pero kasi ako, gusto ko lagi siyang nilulutuan para mas fresh pa rin. And ayun guys, sa snack naman tayo, so sa merienda naman tayo guys. So minsan pinapakain ko si Matcha ng mansanas, tsaka ng pinya. So depende sa inyo yan guys, kung ano yung gusto niyo ipakain sa kanila. Pero make sure guys na, ayun, hahatiin niyo ng maliliit na portion, as in bite size lang talaga. Yung hindi na sila masyadong humuya ng humuya. Kasi kung malaki din, hindi rin siya madadigest agad sa kanilang stomach. So, tulungan nyo na lang din para, yun, mas masipsip nung katawan nila yung vitamins na or yung nutrients na meron doon sa vegetable or doon sa prutas na gusto nyo ipakain sa kanila. So, ayun guys, sa dinner naman na tayo. So, kapag dinner na is plain na dog food na lang yung pinapakain ko kay Matcha. So, hinahaluan ko yun ng tubig na pinagpakuluan ko nung morning. Or minsan naman, gumagamit ako ng ganito guys, yung mga wet food. Okay din to para, ayun, maiba yung panlasa nila. Pero minsan ko lang din siya ginagamitan ng ganito. Pag talagang, alam niyo, pagsawa na talaga sila. Okay lang din kasi na paminsan-minsan, patikman mo sila ng mga ganito. Para, kumbaga, reward na rin sa kanila. So, I think guys, that
that's it for this vlog. Ayun lang naman yung aking ginagawa kapag pinapakain ko si Matcha. And yun lang yung talagang typical and yun yung totoo na ginagawa ko kapag napansin ko na nanawa na siya sa pagkain niya. Gawin natin masaya at enjoyable yung pagpapakain sa kanila. Mas nakakasigurado ka na lumalaki silang malakas at marusog. Plus, na-enjoy pa nila ang kanilang moment ng pagkain. So, ayun guys, that's it for this vlog. And sana may natutunan kayo at nag-enjoy kayo sa video na to. And bago nga natin tapusin ang video na to is mag-shoutout muna tayo. Shoutout kay Irish Danganan at sa dog niya na si Kali. And shoutout din kay Jam Nasis at sa dog niya na si Hunter at si Luna. And ganun din kay Rona Ambrosio at sa dog niya na si Yumi. Hello, hello! At shoutout din kay Angeli Mondejar and kay Stella Comoro at sa dog niya na si Duca. So, ayun guys, thank you po sa panonood. Don't forget to subscribe to my YouTube channel and mag-comment na rin kayo sa baba. Kung ano pa yung mga gusto nyo i-suggest na gawin natin sa ating mga next videos. And don't forget to like this video and i-share nyo na rin sa mga iba pang fur parent para makatulong din tayo. That's it guys for this vlog. Maraming salamat sa panonood. And see you on our next one. Bye! There's not much to do when all I can is thinking about you. Not doing well. Don't know where you are. Cause you're not here. It's been way too long. If I could lay down beside you, I would. Too long now. If I could lay down beside